Hi guys, welcome back to my channel. This is Bratinella Tumulak, ang babaeng walang bra. So for today's video, ang ating topic ay homemade healthy food for our fur babies. So let's start the video! Nauna dyan ay yung carrots. Pwede nyong i-boil, pwede nyong pakain ng hilaw. Okay lang yun, as dental stick, ganun. Sabi sa Google, based on my research, raw carrots contain up to 95% water, which combined with their dietary fiber content, support your dog's healthy and regular digestion. Carrots are low in both calorie and fat, make them excellent and healthy teeth for dogs who needs to lose weight. Carrots' sweet flavor comes from natural sugars that are much healthier than other sugars. However, a large amount of any sugar source can cause intestinal upset and diarrhea. The fiber in carrots can also cause flatulence and diarrhea. So, ang binibigay ko lang every meal kay Zoe and Mamba ay tig 5 grams sila every meal. So, nakaka 20 grams sila per day. So, kaya ako binigay yon kasi ayoko silang pakainin ng meat. Kasi pagdating ng araw na hindi ko na kayang bumili ng kanilang karne, at least mas healthy yung ano, mas healthy kasi yung vegetable kasi sa karne. Ang karne ay hindi kayang i-digest agad ng mga small breed. Hindi katulad ng mga medium and large breed, kayang-kaya nilang i-digest yun. So, ginagamit ko din ang carrots kapag constipated silang dalawa. It's either sino sa kanilang dalawa. Kapag constipated and ginagamit ko yun as a treat. So, nilalaga ko siya, hinihiwa ko siya ng into stick. Tapos, yun yung binibigay ko sa kanila. Mas okay pa din sa akin yung luto kaysa raw. Kasi hindi naman natin alam, baka meron sa loob na sumingit lang dyan. Next ay yung malunggay. So, yung malunggay, ang sabi dito kay Google, Moringa is well known for its health benefits. Moringa also contains a wide range of antioxidant, anti-inflammatory properties, and promotes a healthy digestive and circulation system in animals. It will surely help to boost your pet immune system. So, ano-ano pa yung ibang mga benefits ng malunggay o moringa? Boost stamina, loaded with antioxidants, treats minor infections, improves immunity, stimulates fast hair growth, aids in keratin formation, it fights free radicals, it fights inflammation, it helps reduce some diabetes symptoms, it protects the cardiovascular system, it supports brain health, it protects the liver, it contains antimicrobial and antibacterial properties, it enhances wound healing, helps increase milk production for pregnant or nursing pets, promotes healthier and more radiant skin and fur, antifungal, antibacterial, and anti-inflammatory. Diba? Ang dami niyang benefits. So, ang ginagawa ko kay malunggay, nasira yung ano ko. So, ang ginagawa ko kay malunggay, fresh yun kasi nanghihingila ako ng malunggay dito sa kapitbahay kasi bumili ako. Manghihingila lang ako. Okay lang yun. Kasi, mabubulok din naman kung dinilay pa kami kayo. So, ang gagawa ko, pinipilas ko siya, itatanggal ko yung mga sanga-sanga, tapos binibilad ko siya sa araw, hanggang sa matuyo siya, maging crunchy. Pagka-crunchy, ilalagay ko siya sa blender. I-blender ko siya hanggang maging powder. Pag naging powderized na siya, ilalagay ko siya sa container. At diba, walang mabubulok. So, pang matagalan yun. So, ang dosage for daily intake nila ay 1 teaspoon, hati na sila doon. 1 teaspoon, niluluto ko siya. And then, next, sayote. Sayote is healthy for both owners and dogs as it is packed
as it is packed with lots of vitamins, it contains lots of minerals and vitamins like calcium, potassium, phosphorus, magnesium, copper, manganese, and vitamin A and C. It has antioxidant which can help your dog fight inflammation and kidney disease. So, minsan lang ako magpakain ng sayote kasi minsan lang din mamalengke si mama. So, kung ano lang yung pinapamalengke ni mama, yun lang yung binibigay ko. Diba, nakakatipid ako. Kung ano yung pagkain namin, yun din yung pagkain nila. Kalabasa. So, ano ba ang benefits ng kalabasa? Skin hydration, better digestion, a healthy shiny coat. Totoo yan. Stronger muscle, kidney, and nerves. And sabi ni Google, a toy dog should only eat about a teaspoon or two of squash a day. While a medium pooch can have a tablespoon or two and a big breed can have more. Alternatively, just use the 10% rule and just make sure your dog's squash treats don't exceed 10% of their recommended daily calorie intake. So, ang ginagawa ko sa kalabasa, nilalaga ko din siya. Hiwalay yan. Hinihiwalay ko siya sa carrots. Nilalaga ko siya, tapos pinapalamig ko. Hinahati ko sa ano. Kunwari, sa isang araw, ang kailangan nilang dalawa ay walo. Walong cut. Kasi, ang isang cut niyan ay I think 2 grams. Depende sa cut natin yan. Pero sa tingin ko, 2 grams lang yun. Ang isang cut. Tapos, nilalagay ko sa ref. Tapos, pag oras na ulit ng kainan, ilalabas ko yung pagkain nila, yung dog food, nilalagyan ko ng mainit ng konti para medyo uminit yung food nila. And then, hinahalo ko na dun yung kalabasa. Next, yung boiled egg. So, yung boiled egg, ginagamit ko ang boiled egg kapag ayaw nilang kumain or nagsawa sila. So, yun yung pinaka-toppers ko. Yun yung tinta. Kasi ang mahal ng toppers, yung may flavor. So, yung itlog, yun yung ginagamit kong toppers. So, ano ba ang benefits ng boiled egg sa ating mga fur babies? Sabi ni Google, eggs are packed with protein and rich in many essential amino and fatty acids, vitamins including A and B12, as well as folate, iron, selenium, and riboflavin, which can all provide an array of health benefits of canines, ranging from improved skin and coat health, from improved skin and coat health to stronger teeth and bones. So, based kay Google, ayun nga. So, ginagamit ko yung topper sa kanila pag ayaw nilang kumain. So, ayun yung mga binibigay ko kay Zoe at Mamba. So, marami pa tayong pwedeng ibigay na pagkain sa ating mga fur babies na nakakain din nating mga tao. So, yung orange, ayan yung orange, ginagawa kong treats yan kay Mamba. Si Mamba, favorite ni Mamba. Tinatanggal ko lang yung buto. Si Zoe, dahil ayaw niyang kainin yung orange, pinipiga ko para yung katas. Yun yung pinapainom ko sa kanya. Pero pakunti-kunti lang. So, yung ginagawa ko sa kanila lahat, yung carrots, ngayon, dati yung ginagawa ko, binoboil ko lang yung carrots, sinachop ko, tapos pinapangat-ngat ko sa kanila. Ngayon, yung carrots, ginigrate ko, ginakadkad ko siya, tapos maglalagay ako ng 1 scoop of powder, yung rice milk, tapos yung malunggay, 1 teaspoon lang nun, tapos 100ml water, ayan, lulutuin ko siya. Pagkaluto nun, ayun na yung pagkain nila, whole day. Diba, tipid ako. Yun yung pagkain nila whole day. Tapos yung kalabasa, bukod ko yung nilalaga. Yung pinaglagaan ko kay kalabasa, yung water nun, ayun yung nilalagay kong water kay
am, sa mixture ni am, ni malunggay at ni carrots. O, diba? Healthy sila. Yun lang yung, yun yung ma-share ko na pagkain sa kanila based sa aking mga binibigay. So, masasabi ko na malakas yung katawan nila. Kasi, lagi kami po, syempre every week, si Zoe, laging nasa vet. Kasi yung mga vaccines niya, yung deworming, ayan. Hindi naman, meron doon mga case na nakakasabay namin na may parvo pala, pero hindi siya nahahawaan, thanks God. Si Mamba din, ayan, tinulungan ko pa talaga yung may parvo na yun. Hinawak-hawakan ko, ay si Mamba, bit-bit ko. Hindi rin nahawa si Mamba. So, sobrang lakas ng immune system nila, Zoe at Mamba. Ito lang nangyari kaninang umaga, akala ko may distemper or parvo si Zoe kasi nandito ako sa kwarto, dapat mag-i-start na ako mag-video. Ibi-video ko sana itong kaninang umaga kasi fresh pa yung look ko. Pagkuha ko kay Zoe, ang parang lantang gulay si Zoe. So, nataranta ako. Kasi pagtingin ko sa gilagid niya, putla na, tapos binugupitan ko yun dito niya, hindi siya pumitigla. So, sabi ko, masama pakiramdam ito kasi nakapikit lang siya. So, nataranta ako, umiyak ako, tinawag ko yung kasama namin dito sa bahay. Pinaglaga ako siya ng dahon ng bayabas. Kasi yun yung pinainom ko, 3 ml every 2 hours. So, okay na siya ngayon, napaliguan ko na siya, nandun na siya sa kapatid ko. Pinahawa ko kasi si Mamba ay in heat. Gusto niyang kastahin si, ano, si Zoe. Ngayon, okay na siya. So, sobrang effective talaga niyang dahon ng bayabas. You can watch my video, how to make bayabas, dahon ng bayabas mixture, and ano yung iba-iba pang mga home remedy para sa ating mga fur babies. Syrup yarn. Bamba, syrup yarn. Hi! So this is Mamba. So yun lang guys, don't forget to like, subscribe, and hit the ring bell button para upload, para updated kayo sa mga ina-upload kong videos. Bye! Bye Mamba, say bye! Bye! This is Mamba, si Zoe nandun siya sa labas. Say bye-bye!